Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, kundi po ako nagkakamali mula noong magsimula ang panahon ng pandemya, ay ngayon pa lamang tayo nakakapagpiestang San Roque ng ganito dito sa Katedral ng San Roque. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Kaya, siyempre, bagong lahat, pakibati natin ang isa't isa ng Happy Fiesta. Happy Fiesta. At mukhang pati mga pari natin ay nauhaw sa ganitong concelebrated mass pagpiestang San Roque. Hindi ko inaasahan na ganito karami ang makakasama ko sa ating misa. Maraming salamat, dear Reverend Fathers. Alam niyo ho, may mga video ngayon tungkol sa isang sikat na barbero sa New York. Lumalabas siya kapag day off niya sa mga kalsada para magpakain ng mga homeless at magbigay sa kanila ng libreng gupit at disenteng bihis. Sa dulo ng mga video niya, ang highlight ay yung bagong itsura ng mga taong ito matapos na sila'y magupitan at mabihisan. Mula sa pagiging mukhang mga taong grasa, aba, biglang para bang bumabata sila. Siyempre, kapag ganyan ang itsura sa una, iisipin mo talaga ay napakatanda na nung tao. Yun pala, ay napakabata pa nila, may mga trahedya lamang na nangyari sa mga buhay nila. Ganyan din siguro si San Roque kung gugupitan natin at aahitan ng balbas. Lilitaw, palagay ko, ang tunay niyang itsura. Ang dating akala natin na isang matandang ermitanyo ay isang kabataan pala. Baka nga mas bata pa ang itsura kesa dito sa mga sakristan natin. Tinanong ko nga tuloy si Brother Miko. Ilan taong ka na, Brother Miko? Binulong po niya, 25. Oh, tignan mo, mas matanda ka pa kay San Roque nung nagsimula siyang mag-pilgrimage, siyang sabi ko. Ang madalas itanong tungkol sa ating mahal na patron ay ito, bakit ba tinalikuran niya ang minana niyang kayamanan at kapangyarihan matapos na mamatay ang kanyang mga magulang? Tipikal na kwento ito ng mga tinatawag na peregrino, Kastila para sa pilgrims. Wala tayong Tagalog term talaga para sa peregrino. Peregrino din ginagamit natin, adopted Spanish word. Ang peregrino ay naghahanap ng kahulugan sa buhay nila. Kahulugan na hindi nila makita sa kayamanan o kapangyarihan o katanyagan. Ang tunay na hinahanap ni San Roque ay si Kristo. Ang destinasyon daw sana niya ay Roma, para sumunod sa yapak ni St. Francis of Assisi na tumalikod din sa makamundong kayamanan upang maging tapat na alagad ni Kristo. Pero alam nyo, ni hindi siya nakaabot sa Rome. Bakit? Kasi naudlot ang paglalakbay niya dahil sa isang epidemya na sa kalaunan ay naging pandemya. Imbes na umiwas si San Roque sa mga tinatamaan ng salot at natural, kung tayo'y mga praning at takot sa mga
may COVID, abay di hamak na mas praning sila takot nung kapanahunan nila. Pero si San Roque, imbis na umiwas at matakot, nag-volunteer siya. Kaya volunteer health worker si San Roque. Tumulong siya para dalhin ang mga biktima ng epidemya doon sa ospital ng San Juan. Hanggang sa dumating ang panahon, nahawa din siya. At nung mahawa siya, wala siyang lugar kahit doon sa ospital. Kaya siya doon nag-quarantine sa isang gubat. Alam niyo ho, darating ang panahon. Babalik tanawin natin ang naranasan nating pandemya. At sigurado ako, aaminin natin na naging napaka-exaggerated ng reaksyon natin sa COVID-19. Kung sa kabila ng katotohanan na ang swerte-swerte na nga natin dahil sa modern science at medicine sa panahon natin, ganoon pa rin ang reaksyon natin sa pandemyang ito, sila pa kaya noong unang panahon? Wala pa silang kaalam-alam noon tungkol sa tunay na nagiging sanhi ng sakit na ito. Dahil wala pa silang gaanong insight tungkol sa mga virus, sa mga infectious diseases. Kaya ang laki na ng advantage natin. Isipin mo, kung may sakit ka na, iiwasan ka pa, hindi lang dahil maaari kang makahawa, kundi dahil akala nila mayroon silang daladalang sumpa na parusa para sa mga kasalanan nila. Nakita ba ni San Roque ang hinahanap niya bilang isang peregrino? Ang susi sa pagsagot natin sa tanong ay yung narinig natin sa ating gospel reading ngayong gabi, galing sa Matthew chapter 25. Na kung mapagmasid kayo, malalaman ninyo na yan ay nakapaskel dyan sa likod ng simbahan, permanente, nasa wall, sa tabi o likod ng ating poong Nazareno. Alam niyo ho, ako'y nagpagawa niyan at sinadya ko talaga na ilagay sa likod ng poong Nazareno yung gospel reading natin ngayong gabi. Nakatitik siya nandyan sa pader. Kaya pakiusap ko ho, pag nagdidibusyon kayo sa poong Nazareno, tumingin naman kayo sa likod niya at pakibasa yung nakasulat doon sa pader. Bakit? Nice ko na makita ng mga deboto ang tunay na kahulugan ng kanilang debosyon. Ang pagdurusa ng manunubos natin ay nagpapatuloy pa rin sa pagdurusa ng maraming mga dukha at mga nasasantabi sa ating lipunan. Kaya nga nagpagawa ako ng 7 paintings to represent the 7 corporal works of mercy. Pagkain sa nagugutom, abuloy sa namatayan, kalinga sa mga may sakit, pagdalaw sa mga bilanggo, tahanan sa mga palaboy, at iba pa. Pero painting ang nakikita mo. Ibig ko kasi na mangusap ang Nazareno sa mga ibig makipasan sa kanyang krus. Sa tingin ko, ang bawat deboto, para siyang Simon of Cyrene, gustong tumulong. Parang sinasabi sa poong Nazareno, ano po ang magagawa ko, Panginoon, para maibsan kahit kaunti lang ang pagdurusa ninyo? Gusto niyo ba sasama ako? Makikibit-bit ako sa krus ninyong mabigat.
nilagay ko yung Matthew 25 para marinig ng deboto mula sa Poong Nazareno. Gusto mo kong alalayan, huwag ako kundi ang mga walang wala dito sa daigdig na ito, lalong-lalo na yung mga lugmok na dahil anuman ang gawin mo para sa pinakahamak sa mga kapatid ko, aniya, yan ay ginawa mo para sa akin. Alam po ng marami sa inyo na ito ang naging inspirasyon ng Jesuit composer ng liturgical music doon sa ginawa niyang kantang Jesus na aking kapatid. Ang sabi ng first verse, Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik, ang iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Masyado tayong nasanay sa balbasaradong Kristo. Mga kapatid, baka ilang beses nyo nang nasalubong si Kristo sa daan at hindi natin siya nakilala. Kahit nga si San Roque, nung bumalik siya sa kanyang sariling bayan, ay hindi na raw nakilala ng sarili niyang mga kamag-anak. Hindi na daw siya nakilala ng sarili niyang mga kamag-anak. Isa lang ang nakakilala kay San Roque. Hulaan ninyo kung sino. Yung aso niya. Hindi kanya yung asong yun. May nagmamay-ari nung asong yun. Ako ho, dog lover din ako. At alam ninyo, ang mga aso, marunong umamoy ng kaibigan. Siguro minsan isang araw, ipofocus ko talaga yung homily ko dun sa aso ni San Roque. No? Dahil hindi to fiction, totoo. Totoo na may aso. Aso, hindi kanya. Isang aso ng isang magsasaka na nakatagpo sa kanya. Noong siya'y umatras at mag-quarantine sa kagubatan upang mamatay na. Kung lahat ng tao umiwas sa kanya, isa lang ang hindi umiwas sa kanya, yung aso. Naamoy niya si Kristo sa kanya. Mabuti pa yung aso. Nakilala si Kristo kay Roque. Kasi nagbabago ang itsura ng tao. At kapag punong-puno na ng mga guhit ng pagdurusa ang mga katawan ng tao, talagang mas lalong mahirap makilala ang Panginoon sa kanila. Siguro, dahil napakaraming natagpuan ng mga may sakit, mga nagdurusa at namamatay ni San Roque, para bang gumuhit sa mukha niya ang kanilang sariling kaanyuan. Hindi ba? Ganyan din si Mother Teresa, na puno ng mga kulubot ang mukha niya. At para bang nakuba siya sa pakikibit-bit sa mabibigat na pasanin ng mga dukha na inaalalayan niya. Si San Roque naman ay napagbintangan daw na isang espiya na kulong at namatay sa bilangguan doon sa sarili niyang bayan. Nakilala na lang daw siya dahil sa mga marka sa katawan niya. Mga marka. Ewan ko kung anong marka. Pero di ba si Saint Francis of Assisi, dinala din niya sa katawan niya ang mga marka ng pagdurusa ni Kristo. Parang inulit ni San Roque ang kwento ng Panginoon ayon sa ulat ni San Juan.
Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, dumating siya sa sariling bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sariling mga kababayan. At alam niyo ho, itong naging inspirasyon kung bakit ngayon sa mga portrayal natin ng Belen kapag Pasko, ay may mga hayop, may asno, may baka, may donkey, may baka. E wala naman yun sa gospel. Bakit pinasok natin yung mga hayop na ito? Galing yun, ang inspirasyon galing sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng propeta, mabuti pa ang asno at ang baka. Nakikilala nila ang kanilang Panginoon. Ang bayang Israel, hindi nila ako nakikilala. Kaya mabuti pa yung aso, nakilala si Kristo kay San Roque. Ang mga kababayan niya, hindi siya nakilala. Alam niyo po sa kwento ng dalawang alagad na tumatakas patungong Emmaus, unti-unti daw na nakilala nung dalawa ang kanilang kalakbay. Una, sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang kwento habang daan, ang salita daw niya ay parabagang nag-aapoy sa kalooban nila habang kanilang pinakikinggan. Pangalawa, sa pakikisalo sa kanya sa mesa, nabuksan daw ang kanilang mga mata at sa wakas, nakilala nila na ang kalakbay nilang estranghero, isang kapwa peregrino, ay walang iba kundi si Kristo pala. Ngunit, pagkatapos na makilala siya, ano naman ang nangyari? Naglaho siya na parang bula. Ang nagpakita ay nawala. Nawala. Dahil ngayon, ang nakakita sa mukha niya, ang siya namang magpapakita ngayon ng kanyang mukha sa sarili nilang katauhan bilang kanyang mga bagong kinatawan. Kaya madalas kong sabihin sa inyo, hindi lang tayo tinawag na maging Kristiyano, tinawag tayo para maging Kristo. Nagpapakilala si Kristo sa atin upang sa pamamagitan natin makilala din ng iba ang Kristong nagpakita sa atin. Kaya, mga kapatid, ang panalangin natin sa misang ito, tayong nakinig sa kanyang salita at tayong makikisalo din sa kanyang hapagkainan ay yung refrain ng awit ni Father Hontiveros. Tulutan mong aking matay, mamulat sa katotohanan na ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba.